Hi guys, just finished my interview. It's 2 o'clock already, and I have the impromptu demonstration. So I teach grade 5 science a while ago. They need to observe me. And I talk to the principal about everything. And I don't know. Look around, guys. It's in the middle of the mountain. It's far from the city. It's really far from the city. And that's the school, guys. Actually, they have a huge ground. It's a very big school, actually, but about the students, they only have one section for students and maximum of 24 pupils per grade. So I'm not really expecting that I can get this job, because as the principal said, he need to talk to the staff again about salaries, because really, although the principal said they know that in the city is more expensive, but still, since the school is not a profit school, non-profit school, teacher salary depends to the donations from the organization, guys. And look at this, guys. There is a river out there. Yan. May river, yan. And yan yung the whole school. Yan. Ayan, guys, kung nasaan ako ngayon. Nasa gitna kami ng bundok. Actually, I came here 10:30 for my interview. But now it's 2 o'clock already. And Babu cry. Grabe ang iyak niya, guys. Grabe sobrang yung iyak niya. And yun, not really expecting, guys, to get this job. Pero at least I try to came here for the interview. So ngayon, uwi na kami. Danyabat. Ayan yung school, the dream school, at tingnan nyo ang paligid, nasa may bundok kami, yan. Ay. So, pabalik na kami ng Chitwan, guys, pero baka dumaan kami sa pinsan ni Asis sa may Dimauli. Pero hapon na, 2 o'clock na, 2 hours from here to Dumoli is 2 hours. So, depende na lang kay Asis. I don't know what is Asis' plan. So, yun. So, ito guys, ang paligid. Yung expect ko na ang school ay nasa city. Hindi siya nasa city, guys. Ano siya, malayo siya sa city. Yan ang paligid. As in, nasa gitna ng mountain. Yan. Pero, ang maganda sa school, guys, may 3 American teachers. At, yung principal, not 3, too much, ha? Yung principal is, ang asawa niya ay American, teacher din dyan. Tapos, ano, tumira daw siya sa Amerika dati at doon niya nakilala ang kanyang asawa. So, yung principal is magaling mag-English talaga. And yung student here have American for American, Japan, Thailand, yes, Australia. May galing India. May mga estudyante dito na ano din, na American din. So, ayan. So, we'll have a half-on-time.
Japan, galing Singapore, may mga ganung estudyante sila dito. Actually, international school naman siya. Yun nga lang, as I said a while ago, I'm not expecting to get this job kasi isa lang yung vacant nila, grade 3 to 7 science teacher, pero yung applicant na pumunta for interview, 4. So, bahala na. At least, sabi ko nga, I try my best, guys, to came here all the way from Chetuan for this. Pero kung talagang para sa akin yung work ay para sa akin. Okay, guys. Ayun, sasakay kami ng bus palabas dito. Papunta kami ng city. So, yun, guys. See you there, guys. We are here now, guys, in the city. And we will go to Bumauli, to Asis Kasi. So we need to buy some fruits for them. So apple and banana. It's expensive here. 1 kilo of apple is 150. And for banana, 12 pieces is 120. So from here, guys, we can ride the bus going to Bumauli. It's 2 hours. You cannot fit it there, Asis. You cannot fit it there. You cannot fit it there. Hello, everyone. Good morning. It's a Friday, and we are here now in Chetuan. We're at home now. Oh. Babu was very, very tired, guys. Alam nyo ba na dahil sa change of weather, nagkasipon siya at saka may ubo. Ayan, nagliligalig siya kahapon kasi antok na antok siguro sa sobrang pagod niya na. Kawawa naman ang aking baby. Ha, Babu? Yan, masaya na siya ulit. Nakakangiti na siya ulit, pero kahapon talaga pagdating namin, ang iyak, hindi mapahinto sa kaiiyak. Sobrang antok niya na siguro at saka pagod na. Baby, ah, say hi to our viewers. Say hello, everyone. We're home. So, yun, guys, dumating kami kahapon around 3 o'clock dito sa Chetuan from Bumauli. And, sorry, guys, hindi ko na nai-continue ang aking videos from Wednesday after my interview. Kasi, nakarating kami ng Bumauli is, before 6 siguro yun. So, at saka ang layo. Akala ko yung pinsan ni Asis sa Bumauli ay nasa bayan lang. Hindi pala, guys, as in nasa taas sila ng bundok. As in literal talaga na nasa taas sila ng bundok na nakatira. So, yan. So, hindi na ako nakapag-vlog, hindi na ako nakapag-video kasi gabi na noon nung nakarating kami sa kanila. At saka ang layong lakaran. Kung magre-rent ka ng tuktok, may pakyat doon na tuktok, pero hanggang sa bungad lang. Tapos the rest, lalakarin muna papunta sa taas talaga ng bundok. Kasi yung talagang bahay nila, as in, nasa tuktok talaga ng bundok, guys. Grabe, hindi ko ina-expect na ganun pala kalayo yung bahay nung napangasawa ng pinsan ni Asis. Why? So yun, guys, so sorry. Although napakaganda sa taas ng bundok, sa umaga makikita mo talaga yung mga fog, medyo malamig ang panahon, ang weather doon. Tapos kita mo talaga sa baba, as in lahat ng mga bahay sa baba, yung mismong highway makikita mo kapag nasa taas ka talaga ng bundok. Kaya lang wala na talaga akong time na mag-video that time. Kahit nung kahapon ng umaga, nung pauwi kami, hindi na rin ako nakapag-video kasi nagliligalig na si Babu. Nagkaroon siya ng sipon, inubo na rin siya. Pagod na rin siguro. So, ayun, guys. Then, umulan pa doon sa tuktok ng bundok. Umulan siya. At saka,
Grabe ha, napakahirap ng tubig dun sa kanila. Nag-iigib sila ng tubig. Unlike here in Chetuan, may mga pampuwel, ganyan. Ang tubig hindi ganun kahirap. Pero ang tubig sa kanila, iniigib pa, bababa pa sila. Bababa sila mga 500 meters siguro yung lalakarin nila pababa para lang mag-igib ng tubig nila sa taas. So, ang hirap nung ano, ang hirap din ng sitwasyon nila doon. So, yun guys, hindi na talaga ako nakapag-video kasi pagod na rin kami sa biyahe. Tapos si Babu, madalas na siyang magligalig, nag-iiyak siya. Siguro dahil sa antok, sa pagod ng biyahe namin. Kasi after the interview, talagang diretso kami ng Dimoli kasi hapon na talaga. At saka balak namin, hindi matutulog doon. Balak namin, dadaan lang tapos uuwi agad dito. Kaso, ginabi na kami doon. So, nag-isay kami doon ng one night. Tapos yun, afternoon, 10 o'clock kahapon. So, bumaba kami, nagkataon na may nakabili sila ng motorcycle. So, inihatid kami ng motorcycle pababa ng bundok. So, nabawasan ang aming lakaran. So, yun guys. Then, 4 hours from Dimoli to Chetuan, 4 hours guys. Kasi nakarating kami sa Narangat kahapon around or quarter to 3 na yata nung nakarating kami sa Narangat kahapon. So, ayun guys. So, quarter to 3 na kami nakarating sa Narangat kahapon. Ayan, mga pagod. Yung mga kulang sa tulog. Yung mata ko namumugto pa. Tapos, from Narangat, nagbus ulit kami papunta dito. So, yun. So, dahil 2 rides from Dimoli to para sa 2 rides kami. So yun guys, kaya pasensya na, hindi na ako nakapag-video after yung interview. Kasi talagang sobrang pagod namin sa biyahe. Tapos sumabay pa sa pagliligalig si Babu. Dahil na rin siguro sa pagod. Ayun. So ngayon, pupunta kami sa... Pero dito na ulan din. Umuulan din dito. Yan, umaambun-ambun. At kailangan maglaban ni Mami Jo. Di ko alam kung paano ako maglalaban yan, naulan siya. So, kapag huminto, pupunta kami ng doktor. Kasi si Babu, meron siyang sipon at ubo. So, yun guys. Grabe yung travel namin. Pero enjoy naman kasi nung na-cancel ang aking interview nung Tuesday, yung bayaw ni Aziz, inilibot naman kami doon. Kaso nga lang, kulang talagang isang araw. Kasi ang lalayo nung yung mga tourist spot, ang layo. Halimbawa doon sa may lakeside, malayo pang ibabiyahe mo bago ka makarating sa Davis Fall. Yun. Saka ang dami guys, magaganda doon. May mga museum sila. Meron din museum sa mga sundalo sa kanila, ganyan. Pero hindi namin pinuntahan. Bali na daanan lang namin kasi malapit yung museum ng mga sundalo sa apartment ng pinsan ni Aziz. So yun guys, update ko kayo mamaya kapag natuloy kami na pupunta sa hospital. Papacheck up namin si Babu. Hi guys! So tingnan nyo naman yung mukha ko, haggard na haggard guys. Naano pa ako? Basta kulang pa yung pahinga ko sa travel namin. At saka galing kami sa hospital kanina, pina-check up nga si Babu at yun, binigyan siya ng antibiotics kasi medyo masakit ang tiyan. Tapos ano siya, ang pupo niya basa. Tapos may sipot ubon, binigyan din siya ng medicine para sa ubot sipon. Tapos, pagbalik namin kanina umaga, ay pagbalik namin galing hospital, nakatulog kasi siya. Tapos, sobrang pagod siguro sa biyahe namin itong nakaraan. Nakatulog din ako guys, kaya hindi na talaga ako nakapag-video. Punta namin ng hospital, wala. Hindi na ako nakapag-video. Hanggang sa nakauwi kami dito sa bahay. Wala na, pasensya na guys. Pasensya talaga.
kasi medyo ano, nanghihina pa din ako, pagod sa layo ng biyahe. Kaya pasensya na guys. Pero yun nga guys, may mga medicines na binigay ng doktor. Isa to, ayan, Unitus, para sa sipon ni Babu. Tapos, ito din, neopeptin drops. Ano to, twice a day siya. Twice a day, 8 drops siya, twice a day. Neopeptin nga ba? Para sa kanyang ubo. Tapos, ito, 7 drops. Binigyan din siya ng paracetamol. If ever na lagnatin siya. So, ito. As of now kasi guys, wala pa naman siyang lagnat. So, ubot sipon lang at saka sakit ng tiyan. Nagtatai si baby. Gawa din siguro ng tubig. At saka ito nga, antibiotics guys. Taxon. Cefixin. Taxon P. So, 1.5 ml siya. Twice a day. So, yan yung binigay ng doktor kanina na medicines ni Babu. Ngayon, ano, natutulog na naman siya. So, yun guys, pasensya na. Walang masyadong ganap itong video ko. Usually, today. So, yun lang guys. Hindi muna ako magsha-shout out kasi hindi ko pa alam kung sino nagpapa-shout out. Hindi ko masyadong natandaan kanina nung nagbabasa ako kasi hindi pa ako nakakapag, alam nyo na, hindi pa ako nakakapagsulat kung sino nagpapa-shout out talaga sa akin. Tsaka kailangan ko pang mag-backread sa mga message nyo. So yun guys, and thank you kasi yung dalawang in-upload ko kahapon. thank you so much po sa panunod nyo sa mga videos namin. Thank you so much, lalo na sa mga solid supporters namin ni Babu, sa mga viewers namin, sa mga subscribers ko, sa mga non-subscribers na nanonood sa video namin. Thank you so much po. Sana continuous pa rin yung pag-support nyo sa amin. Thank you everyone. So, see you in my next video. Kailangan ko na pong tapusin po kasi natutulog si Babu pero yan guys. Pero nagiiyak-iyak siya. Siguro sumasakit yung tiyan niya. So yun guys, thank you everyone for watching. See you on my next video. Bye! God bless us all!